sa trabaho, bawal ang susi para makabangon tayo agad. Kailangan work, work, work. The struggle is real sa viral TikTok video na ito. Oh, my God. Perfect. Natanggal talaga. Wow. Satisfying talaga once na matanggal yung mga ingrown na kadisplay. Himila ang ingrown gamit ang nipper. Hanggang tuluyan na itong natanggal. Huwag niyo po kalimutan, isubscribe niyo po yung isa kong YouTube channel. Ang boses sa likod ng video, si Sherwin, ang Mr. Ingrown ng Davao City. Nag-try din ako nag-upload sa TikTok. Hindi ko in-expect na nag-trending yung isang video po na kaabot ng 3 million sa isang araw. At sa mga nandidiri sa kanyang trabaho, ito lang naman ang naging stepping stone niya para makapagpatayo ng sarili niyang parlor, makabili ng motor at sariling bahay. Huyo kayo ngayon. Nitong Miyerkules, may customer uli si Sherwin na tinatanggalan niya ng ingrown. Sakit na daw. Dito. Bawal nga raw sa kanyang profesyon ang madiriin. Dahil kung minsan, napatapat din daw siya sa customer na hindi kaaya-aya ang amoy ng paa. Yung kukuniwa na ang isira, ayan, kasi matagal na siya hindi napalinis. Hanggang ang ingrown, tuluyan na rin nahugot. Kumagaan talaga yung kamay niya. Ang laki-laki, oh. Ang singil ni Sherwin, lalo na sa mga nire-remedyohan niyang kukong na murder, mula 200 to 500 pesos. Meron din po mga customer na bibigay ng malaking tip po para lang ma-okay po ang kuko nila. 16 anyos pa lang si Sherwin nung naengganyong mag-pedicure. Meron kasi kaming kapitbahay na manicurista. Then nagpapalinis na po ang mama ko. Ako din, nanonood din ako. Ang kanyang pinagpraktisan, kuko ng kanyang mga kaklase gamit ang blade. Marami daw po akong nasugatan. Para hindi po mangyaring po yun, dinadaan-dahan ko po sa paglinis ng kuko. Ang blade, kasi hindi naman po siya yung dapat na gamitin para sa pagtanggal ng nail ingrown. Kailangan po ang mga tools na gagamitin ay nakadisinfect. Kapag ang ginamit mo ay hindi tama pong tools, lalo kapag hindi po na-sterilize, posible yung ilalim ng kuko natin magkakaroon ng fungus, mamamatay po ang kuko. Kalaunan si Sherwin nag-home service. Sa puntong yon, yung tamang gamit na sa pagpe-pedicure ang kanyang hawak, hindi na blade. At unti-unting dumami ang kanyang mga customer. Kahit ganito ang trabaho ko, tutuparin ko yung pangarap ko.